Morante Rosales, DZRH, Operation Tulum. Pakinggan at panoorin on air and online Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon. Dahil ang bawat tulungan may matututunan. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagib, lahat, nakalap na RH Balita. Hatid ng DZRH Reporters na nakalap na sa buong Pilipinas at buong mundo, RH Balita. Kasama ang nag-iisang Wonder Woman sa radyo, May Binauhan. Pakinggan at panoorin alas 4 ng umaga sa DZRH Radio, DZRH News Television at DZRH Digital Platform sa Facebook at YouTube Live Channel. Kasama ang www.dzrhnews.com. RH Balita, hatid ng DZRH. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Alamin ang mga istoryang umabot sa newsfeed mo, mga istoryang kasalukuyang nangyayari, mga istoryang gagawa ng ingay. Alamin, maging updated sa mga isyung gumagawa ng ingay on air and online, live sa DZRH News Television at DZRH Radio at DZRH Digital, Facebook, YouTube at DZRH News Website, DZRH Network News. Kabalitaan si Reggie Espiritu, araw-araw, alas 12 punto, Lunes hanggang Biyernes. Kasama ang lahat ng naglilingkod sa pagbabalita, maging una sa kung ano ang bago sa DZRH Network News. Itama ang inyong orasan, 7 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. RH Rapido, 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 hataw, balita, balita. Isang magandang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao. Sumasa niyo ng mga mainit na automatika mong mga balita sa Rapido Hataw Balita ngayong Sabado ng tanghali. Dalawang araw na lang at eleksyon na sa Lunes, May 11 po ngayon, 2019. Narito ang ulo ng mga balita. Big time rollback ng Phoenix. Ipinatupad na. Dalawang lay leaders, dalawang tauhan ni Governor Lala Mendoza arestado sa vote buying Samlang, North Cotabato. Senator Cynthia Villar nanguna pa rin sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Governor Amy Marcos pasok sa Magic 12. Mar Rojas laglag sa Pulse Asia Survey. Disqualification ni Governor Egay Talyado, ibinasura ng Korte Suprema, tuloy ang kandidatura. At sa ating foreign news, African swine fever na-detect sa isang slaughterhouse sa Hong Kong. Yan po ang ulo ng ating mga balita at ngayon sa detalye. Sa pangalan po ni Reggie Espiritu, ako si Florante Rosales. Nagpatupad ng rollback sa mga produktong petrolyo ang Phoenix Petroleum. Sa anunsyo ng kumpanya, tinapyasan ito ng 1 peso and 30 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Epektibo ang naturang rollback ngayong alas 12 ng tanghali. Sinabi ng Phoenix na nagpabuena mano na silang rollback para mas maraming motorista maka-avail ng mas mababang presyo ng gasolina. Sa ngayon ay wala pang anunsyo kung magkakaroon din ng rollback sa presyo ng diesel at kerosene. Samantala, arestado ng pulisya ang 4 katao kabilang ang 2 lay leaders o kaabag na si Bahang Katoliko na sangkot di umano sa vote buying operation sa barangay New Calibo, Mlang, North Cotabato. Ito'y matapos mahuli ng pulisya ang 4 na tauhan di umano ni incumbent Governor Emelu Lala Talino Mendoza na umano'y namimili ng boto batay sa narecover na higit 200,000 pisong cash. Gay
gayon din ang listahan ng mga tao na may pirma pa at mga t-shirt na may tatak ng pangalan ni na Roger at Lala Mendoza at maging ng TUCP o Trade Union Congress of the Philippines Party List. Kinilala ng MLANG Police ang dalawang lay leaders na sina Sunny Pasquin, 55 taong gulang, at Joel Bolero, 54 anyos, kapwa residente ng barangay New Rizal. Ang dalawa pang suspect ay nakilalang sina Mateo Cuateros, 52 anyos, at Christine Esparagoza, 33 anyos, ng barangay Poblacion sa bayan naman ng Carmen, North Cotamato. Nakapit na sa Municipal Police Station at kinasuhan na ang apat na tauhan ni Mendoza ng paglabag sa election laws. Kinumpis ka rin ng pulisyang isang puting Strada pickup na may plate number LGM741 na kinukumpirma pa kung pagmamayari ng pamilyang Mendoza. Nambuksan ng mga pulis ang sasakyan sa presensya ng isang abogado ni Governor Mendoza at ng personal staff niyang si Jesse Enid. Tumambad sa kanila ang sangkatutak na pera na tigi 100 piso at iba pang ebidensya. Sa exclusive interview ng DZRH, sabi naman ni Agriculture Secretary Manny Piñol na sobra daw garapada na ang bilihan ng mga boto sa kanilang bayan na kagagawa ng mga kalaban ng kanyang kapatid na si Socrates na tumatakbong governor sa lalawigan. Noong dumating lamang yung abogado ng probinsya at yung mismong executive assistant ng gobernadora, saka pa lamang sila lumabas. At noong buksan yung sasakyan, may nakitang pera na cash, tigi 100, 206,600, mukhang nabawasan na. Siguro, pamigay na sila siguro dahil merong listahan ng mga tao at ng mga firma. So ang assumption ng police, yun yung mga nakatanggap na, no? At kilala namin yung mga tao. So ang nangyari, dinala sa presinto yung apat na suspect. Ang masakit dyan, kay Henry, yung dalawa ay kaabag pa. Alam mo yung kaabag? Ano yung kaabag? Yung lay leader, yung lay leader ng Simbahang Katoliko. Nangunguna sa... Samantala, inihanda na ng PDP laban lawyers sa mga ebidensya at kasong iharap laban sa mga sangkot sa nasabing vote buying operations. Ito na ikatlong insidente ng vote buying sa North Cotabato na idinidikit sa mga sa pangalan ng mag-amang Mendoza na kandidato ng Nationalista Party. Nauna rito nahulihan din ang mga tauhan umano ni Mendoza ng may dalang mga bigas noong nakaraang linggo para ipamudmod sa mga butante. Git pa ni Piñol, mabigat ang kanilang mga ebidensya at mahirap itong itanggi na mga sangkot sa vote buying operations sa North Cotabato. Tabato. Oh. Wala. Samantala, pinigil ng COMELEC officer ng Coronadal City, South Cotabato ang pamimigay ng mga sako-sakong bigas sa barangay Carpenter Hills sa nasabing lungsod. Ito ay sa report ng isang concerned citizen, isang lokal na kandidato ang mamimigay sa mga nasabing bigas. Dahil dito pinigil muna ni Attorney Michael Ignes, ang COMELEC officer ng Coronadal City, ang distribusyon ng bigas. Ngunit katwiran ng isang barangay kagawad sa lugar, isang negosyante umano nagmamayari ng mga nasabing bigas at ipautang daw sa mga residente. Ayon sa COMELEC, sa oras na mapatunayan na mga bigas ay gagamitin sa vote buying, ay kanilang kakasuhan ang hindi pinangalan ng lokal na kandidato. Payo naman ng Coronadal PNP para lang maiwasan ang kontrobersiya, ipamimigay na lang ang bigas sa May 20, ilang araw pagkatapos ng halalan. Samantala po naman... Muling nagbabala ang pamunuan ng PNP kontra sa mga sangkot sa vote buying ilang araw bago ang halalan. Ayon kay Police Colonel Bernard Banak, PNP spokesman, patuloy ang pag-ikot ng kanilang binuong 105 tracker teams kontra vote buying sa buong bansa. Sa oras na maaktuhan, sinabi ni Banak na maaarestuhin agad ng pulisya ang sinumang sangkot sa vote buying, pati na ang binibili nilang mga butante. Agad umanong kakasuhan ng mga ito base sa mga ebidensya ang makukuha ng pulisya. Ubarangkada naman ang kandidatura ni Senator Cynthia Villar habang nausan na niya ang halos 12.2% sa Senator Grace Po sa top 1 rank ng Pulse Asia Survey. Sa nasabing survey na ginawa nitong May 3 to 6, nakakuha si Villar ng 55.9% habang si Po ay may 47.7%. Sinundan naman sila ni Nina Representative Pia Cayetano, dating Special Assistant to the President Bongo, Bong Revilla Jr., Lito Lapid, Bato de la Rosa at Senator San
ni Angkara. Pasok din sa Magic 12 si Senator o si Ilocos Norte Governor Aimee Marcos na may 34.1% o nasa rank 6 to 14. Habang bumagsak naman si Senator Nancy Binay sa rank 9 to 15 at may naitala siyang voting preference na 32.8% lamang. Nasa top 12 din sina Senator Coco Pimentel III, 31.7%, at Senator JB Ejercito na may 31.2%. Nalaglag naman sa Magic Circle sina dating Senator Jinggoy Estrada, Bam Aquino, Francis Tolentino, Sergio Smeña at Mar Rojas. Oras alas 12:15 ng tanghali. Babalikan po natin iba pang mga balita. Makalipas ang ilang hanap buhay. May track record na, institusyon na, kilala na sa pag-alalay sa ating mga kababayan. Dito man sa Pilipinas at sa ibang bayan, at ang nasimulan dapat ituloy. Kasama ang tandem na magiging kaagapay ng bawat isa sa pag- Tingnan nyo, oh! Puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Sa Thrive Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Thrive Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat hibla. Kaya ang gamit ay kislap puti at panayat pa sa kamay. Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Thrive Bar, hindi lang puti, kislap puti! TCS! Sa ugasin, ano nga ba ang magaling? Maraming nahuhugasan ito, hindi papatalo ang smart ko. Sa kalinisan ng hugasin, makikita ang galing. Ang smart may over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong abot kaya. Kaya lipat na sa number 1, Smart Dishwashing Base. Tanggaling galing. Also available, Smart Dishwashing Liquid. ACS. Picked up in the morning. Picked up in the night. Leaving Wi-Fi sa eskwela. Sa palengke ospital. Kung ang hanap mo'y bilis, picked up ang piliin, 117 for the win. Picked up ang piliin, 117 for the win. Ipanalo mo ang dangal ng Pilipino. Ito ang aming panawagan para sa May 13 elections. Kami sa DZRH ay naniniwala na hindi lang susukatin ang karakter, track record, paninindigan at kakayahan ng mga kandidato sa May 13 elections. Susukatin din sa araw na ito ang pagkatao nating mga botante, ang ating dangal bilang Pilipino. Boboto ba kayo para sa isang libo o prinsipyo? Boboto ba kayo para sa plataforma o propaganda? Boboto ba kayong nag-iisip? Lagi tayong manindigan para sa kabutihan ng ating bayan, lalo na sa araw ng eleksyon. Kaya ang panawagan ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas sa May 13 elections. Bumoto ng nag-iisip, bumoto ng may dangal. Sa May 13 elections, ipanalo ang dangal ng Pilipino. May track record na, institusyon na, kilala na sa pag-alalay sa ating mga kababayan. Dito man sa Pilipinas at sa ibang bayan, at ang nasimulan dapat ituloy. Kasama ang tandem na magiging kaagapay ng bawat isa sa pagtatawid ng suporta sa kapwa Pilipino. Ang Wonder Woman sa pagtulong, May Binauhan, at ang Action Man, Florante Rosales, DZRH. Operation Tulong. Pakinggan at panoorin on air and online Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon. Dahil ang bawat tulungan may matututunan.
sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagib lahat, nakalap na RH Balita, hatid ng DZRH Reporters na nakalap na sa buong Pilipinas, sa buong mundo, RH Balita, kasama ang nag-iisang Wonder Woman sa radyo, may binauhan, pakinggan at panoorin alas 4 ng umaga sa DZRH Radio, DZRH News Television at DZRH Digital Platform sa Facebook at YouTube Live Channel, kasama ang www.dzrhnews.com. RH Balita, hatid ng DZRH, una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Alamin ang mga istoryang umabot sa newsfeed mo. Mga istoryang kasalukuyang nangyayari. Mga istoryang gagawa ng ingay. Alamin, maging updated sa mga isyung gumagawa ng ingay on air and online. Live sa DZRH News Television at DZRH Radio. Oras 12:21 ang tanghali. Tuloy tayo sa ating mga balita. Standby, Boy Gonzales, Val Gonzales, Edwin Duque, Danny Cumilang at Rex Cantong. Samantala, wala nang hadlang. Tuloy ang kandidatura ni Camarines Norte Governor Egay Talyado matapos maglabas ng status quo anti-order sa disqualification case ng kanyang kalaban sa pagkagobernador. Sa panayam ng DZRH, kinumpirma ng abogado ni Governor Talyado na si Attorney George Garcia nagbigay ang Korte Suprema ng status quo anti-order para manatiling kandidato ang governor sa eleksyon sa Lunes. Ibig sabihin, binaliwala ng Supreme Court ang naunang desisyon ng COMELEC na disqualify ang kandidatura ni Talyado sa May 13. Kwalipikado pa muna ng kumandidato si Governor Egay dahil dalawang beses na putol ang kanyang panunungkulan bunsod na ilang kasong inihain ng kanyang mga kalaban sa politika na hindi naman nagtagumpay. Ang ginawa po ng Korte Suprema kahapon ay naglabas po siya ng tinatawag na status quo anti-order. Ito po'y mas matindi po ito sa TRO sapagkat ang sinasabi ng Korte Suprema, parang walang naging desisyon ang COMELEC noong Webes. Baliwala muna po lahat yung kanyang naging desisyon and therefore po ang effect po nito, si Governor Talyado po ay kandidato sa darating na eleksyon at lahat ng boto niya ay mabibilang at kung siya po ay papalarin na manalo, siya po ay mapoproclaim. Sa exclusive interview naman ni Dr. Cesar Chavez sa SOS, todo pasalamat naman si Governor Talyado sa Supreme Court sa kanilang desisyon dahil tuloy-tuloy ang kanyang pagtakbo bilang Governor ng Camarines Norte. Ang pagkakasabi po ng abogado ko, ano, parang dinidisregard mo na po ano, yung COMELEC, yung kanilang naging decision order na walang kautosan lang Supreme Court. Okay, na so, sila ay mag-proceed ulit kung sakali. Okay. In other words, tuloy-tuloy at nananatili kayong kandidato sa pagkagobernador diyan sa Camarines Norte. Tama ho ba? Opo, ganun nga po. Na wala akong pagbabago ano po. Kung ano po yung unang ano, ako mag-file na walang disqualification. So hanggang ngayon po, wala po. Tinig ni Governor Egay Talyado ng Camarines Norte. Samantala, magtungo tayo sa report ng ating mga kasamahan. El Shaddai, nagpalabas ng sample ballots kasama ang pangalan ni dating Vice Mayor Isko Moreno na mga kandidatong mayor ng Maynila. Boy Gonzales, Boy G, balita mo. Durante dalawang araw bago ang eleksyon 2019 ay namahagi ng ang religious group na El Shaddai ng mga sample ballot na may nakalista na mga kandidatong kanilang susuportahan sa eleksyon sa araw na Lunes. Kabilang sa mga nakalagay sa sample ballot ang kandidato sa pagka-alkade sa lungsod ng Maynila na si Isko Moreno. Ayon kay Mel Robles ang tagapagsalita ni Brother Mike Bilarde ng El Shaddai, ito'y para himukin o ikayatin ang kanilang mga
panalig na isama sa balota ang mga kandidato na iniendoso ng kanilang sekta. Samantala, napatid naman na isa-isang mapagkakatiwalang source na malapit kay dating Manila Mayor Pedro Lim na anumang oras daw ay magdedeklaran na rin ito ng suporta sa kandidatura ni Isko Moreno. Magutan si Lim ang naging maigpit na katunggali noong mga nakalipas na eleksyon ni Manila Mayor Erap Strada. Pangunahin sa plataforma ng Tinaguriang Batang Maynila na si Moreno ay ang maihaon mula sa pagkakalugmok ang Maynila na napag-iwanan na ng mga karating lungsod. Katandim ni Isko Moreno si Hani Lacuna bilang Vice Mayor tungo sa bagong Maynila. Mula sa lungsod ng Maynila, Begosales nagulat para sa Disha Rates, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Salamat, Boy G. Samantala, legal assistance para sa lahat ng electoral board na magsisilbi sa eleksyon sa Lunes, tiniyak ng DILG. Balita mo yan, Val Gonzales, Val G. Clara, ipinaalala ng Duterte na pinsilyo ng local government sa mga puro at inupang individual na magsisilbi bilang electoral board sa alalang Lunes na mayroon silang karapatang gumamit ng legal assistance sa ilalim ng Republic at 10756 o ang Election Service Reform Act. Ito'y nakalaan para sa anumang legal harassment o problemang tataharapin sa pagtugon sa kanilang trabaho. Ayon kay DILG o DILG Undersecretary Spokesperson Jonathan Malaya, pumuurang COMELEC ng isang special trust fund alinsunod per RA 10756 para masakot ang payarin sa legal at medical assistance at legal indemnification para sa mga taong nagserbisyo sa eleksyon na bilang karagdagang honoraria, travel allowances at service credit, lahat ng guro at mga individual na pagsisilbi bilang electoral boards ay entitled sa medical assistance ng hanggang 200,000 piso at legal protection and assistance. Paliwanag si Maraya kung sakaling mahaharap ang sinumang miyembro ng electoral board legal na problema, maaari nilang i-claim ito sa Comelec o kanilang ahensya o kaya maging sa Department of Education. Bawal sa imang aliyan ay Bal, humihina ka, Bal. Nawala ng tuluyan si Bal. Samantala, lalaking umano'y bumibili ng boto o vote buying, nahulihan ng 17 sobre na may lamang pera at pangalan ng kandidato sa Malabon. Kinasuhan na ng PNP. Balita mo yan, Edwin Duque, RH23. Kinasuhan na ngayon ng Malabon Police na vote buying ang isang nagagalang Joel Ato sa ng Balcos Street sa Concepcion na Malabon. Sa umano inabutan ng 17 envelope na may lamang tig-300 piso kalaki naman at management visit na pangalan ng isang Mark Chanco na tumatakbong konsilor ng Malabon na. Nakalagay sa resibo ang mga pangalan ng mga beneficiary kung kanino mapunta ang halaga ng pera. Sa salaysay naman ang barangay Tanod, alas 9 kagabi ng isang manong kulay gray na Gius na may plakang November Charlie, Double Charlie 8244 ang tumigil sa lugar sa inabot yung sobre. Nang makita ng tanod ay agad na sinitang lalaki habang kumarunod ang patakbo ang kotse pero naaresto ang pinaghinalaan na buwibili ng boto. Inaalam pa ngayon kung kaninong naturang sasakyan, patuloy pa rin investigasyon ng polis upang malaman kung sino ang nasa likod ng naturang umano'y boat buying. Samantala, Flor, ginulantang ng takot ang construction workers sa isang construction site sa Pangulo Malabon nang mahukay ang sinaunang bomba na panahon pa ito ng hapon. Ayon dito kay Senior Superintendent Jesse Tumayaw, isang Philip Atag Liborero sa Yakal Street sa Barangay Pangulo Malabon ang nakadiskubre sa atasong 16mm mortal at isang 81mm mortal din. Sa pagsiyasat ng otoridad, hindi lang ito ang unang pagkakataon na may nakita ang bomba sa lugar. Mainala naman ang pulisya na galing sa mga tinapong panambak mula sa ibang lugar ang bomba kung saan ay ilang jangsat na rin ang binentahan ng mga ngalangal. Sinilalim na rin sa pangalangal ng Barangay Special Unit at dinala sa Kampung Rami upang masuri ng mga otoridad. Edwin Duque, ang ulat para sa DCRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Samantala, vote buying na nangyari kagabi sa Maribeles, Bataan, nireklamo ng isang kandidato sa mayoralty race. Ibalita mo yan, Danny Cumilang, RH37, Danny Boy! Sa floor, isang vote buying umano ang naganap sa bayan ng Maribeles kagabi.
ang inireklamo ng isang kandidato para sa pagka-mayor na si Attorney Jocelyn Castañeda laban sa kanyang katunggali na si Mayor S. Jello Concepcion. Ayon sa kanyang reklamo na mga ipinost na kaninang umaga sa social media, nakatanggap sila ng report mula sa kanilang kapanalig sa nagaganap na matinding vote buying o bilihan ng boto sa loob ng Oriental Hotel sa bayan ng Rebeles kagabi. Pinuntahan agad nila ito ang sinasabing lugar para huliin sa akto ang bilihan, subalit hindi sila pinapasok ng mga tawa ng hotel. Kaya tumawag sila ng pulis sa bayang ito, subalit ang mga pulis ay naging bias umano dahil napag-alaman ni Castañeda na ang chief of police ng Rebeles na si Lieutenant Colonel Presaldi Conde ay kamag-anak pala umano ng magulang o nanay ng mayor na nakaupo ngayon na si Concepcion. At sa tuwing magaganap umano ang eleksyon ay ito ang chief of police sa Rebeles. Paghahain ang reklamo si Castañeda laban sa kanyang katunggaling si Concepcion habang patuloy pa rin sila kumakalap ng karagdagang pang ebidensya na gagamitin sa kanilang pagre-reklamo. Ipinaalam na rin nila ito sa tanggapan ng CIBG at sa COMELEC. Dami ko nilang Arrester 7 nag-uulat para sa DZRX ang kauna-unahan sa Pilipinas. At sa pamamagitan ng ulat ni Danny Cuminang, sumayin niyo na po ang 30 minutong pagbabalita dito po sa Rapido Hataw Balita. Saturday edition, minus si Reggie Espiritu. Ako po si Florante Rosales sa pangalan nating mga kasama sa DZRH News Center. Sa ating technical side, si Ed Del Moro. At sa ating pong RH TV, si Ariel Tabangay. Maraming salamat sa inyong pagtugay-gay. Oras 12:31, susunod na ang Biyaheng RH ni partner Dennis Antinor, the Junior. Tingnan niyo, oh, puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat hibla. Kaya ang gamit ay kislap puti at panayad pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti. PCS. Araw-araw sa eskwela, nagkakasubukan ng galing. Gano'ng kagaling ang batsuk mo? Ang bango mo pa rin. Shield ang winner. Unbeatable laban sa germs that cause amoy pawis. May shea butter pa, tulong para hindi mag-dry ang skin. At may malasakit sa budget. Kaya recommended ng Philippine Nurses Association. I challenge you. Subukan mo ang shield. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS. Nandito na si Bong! Si Bong! Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pagmamahal. Kayo ang aking lakas sa pagharap natin sa mga hamon ng bansa. Sa ngalan ng katotohanan at pagmamahal sa bayan. Ang magdala ng agimat sa Senado po, Lelita. Tuloy ang laban. Natin siya sa Senado. Idol Bong Revilla. Bong Revilla po, number 16 sa balota. May track record na, institusyon na, kilala na sa pag-alalay sa ating mga kababayan. Dito man sa Pilipinas at sa ibang bayan, at ang nasimulan dapat ituloy. Kasama ang tandem na magiging kaagapay ng bawat isa sa pagtatawid ng suporta sa kapwa Pilipino. Ang Wonder Woman sa pagtulong, May Binauhan, at ang Action Man, Florante Rosales, DZR. H. Operation Tulong. Pakinggan at panoorin on air and on. Nangunguna sa public service, nangunguna sa pagbabalita, ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa bansa. DZRH. Sa 80 taong paglilingkod sa bayan, higit na pinalawak ang makabagong bayanihan.